Hi lovies! Welcome again to another mini vlog! For today's episode, we're going to have the vaccination of Dylan and the mini project para sa aming bahay. Naglakad lang kami papunta sa center para sa second dose of vaccinations ni Dylan, which is meron ulit tatlo, yung oral polio, yung for pneumonia, and yung pentavalent vaccine na merong anti-pertussis. Ito nga yung outbreak na meron tayo ngayon, and currently our province is under state of calamity for the outbreak. Nag-milk nga muna ulit si Dylan bago siya i-vaccine kasi after vaccine, hindi mo na siya pwedeng uminom ng milk. So ito yung oral polio, na-videohan ko na siya ngayon, before kasi is hindi. Hindi nga siya sumakto dun sa Dylan niya kaya nakailang patak. Marunong na nga makipag-usap si Dylan kaya ito naman panayangiti niya sa daddy niya at pinapakalma nila ang isa't isa bago yung pinaka-injection. Ang pertussis nga daw is delikado para sa mga babies lalo na yung mga 6 months below dahil hindi pa kumpleto yung kanilang dose ng pentavalent vaccine. Kaya ngayon hanggat maaari iwas gala na ulit namin si baby at iwas na rin muna sa mga visitors. Pauwi na nga kami nito ni daddy and naglakad lang din kami kasi malapit lang din naman yung center at gamit nga pala namin dito yung Zima carrier na nabili namin online. Meron nga siyang fabric for covering the head para hindi mainitan si baby habang nasa labas. It promotes proper posture and support para sa mga postpartum mom, especially those who are CS mom like me, na until now is meron pa rin iniinda for the CS incision. If gusto nyo nga rin itong carrier na to, you can check the link on my bio. Pinabantay muna namin si Dylan kay Mama and bumili kami ng materyales para dun sa aming mini home project ni Daddy. Nakabili kami dito ng mga kahoy at ng plywood at ilan pang materials para sa woodwork. Pinadeliver nga lang din namin siya via tricycle kasi malapit lang din naman siya sa amin. Pagka-uwi nga namin ni Daddy, inasikaso ko naman si Dylan dahil in-expect namin na lalagnatin siya after vaccine. And yung tinurukan sa kanyang part is nilagyan din namin ng aftershocks from tiny buds. Pinainom na din namin siya dito ng tempra para kung sakaling magkaroon siya ng lagnat ay hindi ganun kataas. Isa nga itong rocking chair sa mga nagustuhan ni Dylan ng mga gamit niya. Dito siya palaging nakakatulog at nakaka-relax. Nung nakatulog na nga si Dylan, binuksan ko naman yung mga parcel na dumating para sa mini project namin ni Daddy at mini home improvement. Hindi ko din alam kung anong pumasok sa isip ko at nag-search ako ng halaman sa Blue App. And nagulat ako na meron talagang nagtitinda at nagde-deliver ng halaman. So umorder ako at nagtry ako bumili ng money tree at saka ng jade plant. Ang galing din ng pagkaka-shipment nila at pagkaka-package, hindi talaga natapon yung lupa or nasira yung halaman. At syempre nilubos-lubos ko na ang pagsasearch at may nakita nga rin akong nagtitinda ng gardening soil or lupa. Ilalagay ko nga pala to doon sa pot namin dito sa mga indoor plants. Pagkatapos naman nun, binuksan ko itong next parcel. Ito naman is living room lamp na nabili ko ng super sale dahil before, chinecheck ko siya, nasa 600 ang price niya. And itong nakaraan lang is nabili ko ng almost 300 pesos lang and free shipping pa. So kung gusto nyo rin naman ito, nandun lang din po yung link sa aking bio. This is very easy to assemble. Meron ka lang mga ilang ipipihit at meron pa siyang libreng bulb na 3 colors. Wala nga lang siyang manual doon sa mismong packaging pero madali naman siyang malaman kung paano ginagawa dahil bukod sa pictures na nandun sa online shop is nandun din yung video.
sinubukan ko muna yung pinaka bulb na nakalagay and saka ko pinalitan ng tricolor na ilaw. So meron siyang white and then merong medyo yellow and meron namang semi. So nagustuhan ko yung color ng yellow. Parang ang ganda niya lalo na kapag gabi. Pagkatapos ko nga mag-unbox ng mga parcels, ito naman si Daddy ay nag-start ng mag-layout at mag-shutdown ng mga sukat para dun sa gagawin naming mini project dito sa bahay. So ito yung binili namin kaninang kahoy para sa kanyang base or para sa pundasyon. Bumili rin pala kami ng No More Nails from Bostik at saka ng Stickwell para naman yun sa pagdikit ng aming plywood at ilang mga kahoy. Nag-start na si Daddy ng medyo hapon dito para hindi mainit at saka maalwan lang magtrabaho. Tuwang-tuwa nga ako dyan nung pinatulan niya yung idea ko na gumawa kami nitong project namin na ito. Sabi ko kasi is pwede naman pala siyang i-DIY at may mga napapanood namang videos na pwede naming pagkuhaan ng ideas at ilang mga tips. Kami nga po palang dalawa is first time lang gagawa ng woodwork and hindi po talaga kami professional at purely based lang po ito sa research namin and sa kung paano namin nasukat yung bahay or yung space. Ito nga pala yung part ng bahay kung saan namin gagawin yung mini project and kita nyo naman na mayroon siya talagang mga hindi magandang part. O baku-baku yung pagkakagawa doon sa pader kaya gusto rin sana namin siyang matakpan kahit kaunting parte lang noon. Isa nga pala itong space na to sa mga part ng bahay na hindi ko pinapakita sa vlog dahil plan pa rin namin siyang i-improve, hindi pa siya natatiles at hindi pa siya nadedesignan. Another part ng bahay na ganun din na need ng improvement is our kitchen. But we are hoping na magkaroon din ng budget para ma-improve na rin yung kitchen. Lalo na we mommies spend our time mostly sa kitchen. Nakakamangha nga si Daddy dito dahil ang dami niyang alam gamitin ng mga machines para dito sa aming mini home improvement. Nabanggit ko nga din sa kanya na gusto ko ring itry sana ulit gamitin yung wood cutter dahil before nakatry na ako noon during our brigada eskwela. Kaya lang syempre hanggang watch lang muna ako ngayon dahil meron akong batang makulit na talaga namang inaalagaan dahil ayaw magpaiwan. Sabi ko nga din pala dito kay Daddy is hindi naman namin kailangang matapos yung aming project. Ito ay unti-unti lang at hindi naman isa o dalawang araw lang gagawin. And kapag may budget, saka lang namin dadagdagan yung mga materials and mga decorations na kailangan dito sa project. And yung progress nga nitong aming wood project ay makikita nyo sa aming mga susunod na mini vlogs. So ngayong gabi, tinapos lang ni Daddy yung pinaka-bracket na kaya nung nabili naming kahoy. So ayan, so far yung kanyang nagawa. Kinagabihan nga din, transfer ko na yung aking nabiling soil dito sa aming pot para sa indoor plants. So ito yung aking sahod yama na braided. Nabili ko to sa Silang, pinadeliver ko lang din. At ito naman yung kaninang soil na in-unbox natin. So para siyang pinong soil na may mga kasamang husk. Hindi ako familiar dahil hindi pa naman ako totally ganun nakakapag-garden pero medyo may alam naman. So transfer ko lang siya and sabi kasi kapag mas malawak or mas malaki yung paso, mas malaki yung tubo ng halaman. Gusto ko kasing lumaki tong aming money tree. Ito naman yung aming sahod yaman. Nung tinignan ko yung kanyang mga ugat, sobrang lalaki na pala kaya hindi na rin nakakagulat na yung halaman na ito is malaki at matayog na. Pero sana mas lumaki pa siya at laging maging healthy. Meron nga ding nabibiling mga artificial plants pero I preferred na maglagay dito sa bahay ng mga totoong halaman since napasok naman ng sunlight dito sa bahay lalo na sa morning.
Kinaumagahan naman, tinuloy lang ni Daddy yung kanyang nasimulan kagabi at ngayon naman is nag-cut siya nung aming nabiling plywood, which is 1/2 marine plywood. Ang presyo nga pala nito, isang buo is 650 pesos. And yun lang for today's episode. Sana subaybayan nyo for our next mini vlog, the progress of our home improvement and our woodwork. Thank you for watching!